Tag-ulan na po mga Carspy. Dapat magbaon po tayo ng payong at magpahit po ng mga insect repellent dahil sa pag nakaga tayo ng lamok, ay baka magkaroon po tayo ng dengue. Kaya ngayong umaga, makakapanayin po natin si Dr. Elmer Balbin, isang pediatric infectious disease specialist, para bigyan po tayo ng gabay para makaiwas po sa sakit na dengue. Doc, magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Si Diane Kerer po ito, Doc. Hi, Ma'am Diane. Good morning po. Alright, Doc, pakipaliwanag po sa amin itong sakit po na ito na dengue at ano po ba ang mga pamamaraan din po para makaiwas po dito, Doc? Sige, so good morning po, Ma'am Diane. Good morning po sa viewers natin sa PTV. So thank you for that question. So yung dengue po kasi is caused by the dengue virus. Usually yung dengue virus na mayroong apat na serotypes. Yung dahilan bakit na-infect yung tao because of dengue is due to the bite of the mosquito. So galing sa mosquito, yung virus natatransmit na ba sa tao. So how to prevent it? Siyempre, ipiprevent natin yung spread ng mosquito. For example, yung Department of Health kasi meron silang 5S program for that. Yung 5S po is composed of number one, seek and destroy. Usually, seek and destroy yung mga lugar kung saan maraming mga lamok or merong stagnant water. Number two is yung magsisik ka talaga ng early consultation ng mga parents kapag may symptoms yung anak nila. Number three is self-protection. Yung sinabi nyo, mga insect repellents, they can help. Mag-wear kayo ng mga long pants or long sleeves, especially po sa time or sa mga lugar na maraming mga lamok. Apo. Magsusupport ng fogging during the outbreak. At syempre, mag-sustain yung hydration. So yun ang 5S po na program ng Department of Health contra dengue. Ayan, Doc. So, tanong ko naman ngayon, hanggang ilang taon ba ang pwede matamaan ng dengue? Oh, so thank you po. So, yung dengue kasi can really affect any age group. Wala naman kasi pinipili yung mosquito kung sino yung i-infect nila or i-invite nila. So, from newborns hanggang matatanda, you can have dengue. Although, it just so happens that dengue is more commonly symptomatic sa mga younger children. Yung possible reason siguro dyan is that yung immune system ng younger age group is mas mahina compared to adults and syempre unlike yung sa matatanda. Matutuloy talaga ng mga adults yung mild illness at yung sa mga bata kasi minsan hindi lang express yung nararamdaman nila. So yung payo ko sa mga parents if yung anak nila ay mayroong lagnat at masama talaga yung pakiramdam, it would be better or safer to bring them to a clinic or a hospital. Dok Elmer, ano naman po ang mga simptomas nitong dengue na dapat po nating bantayan? So, thank you po ulit sa question ng Amdayan. So, yung symptoms kasi ng dengue is divided into three, depending on the severity. First po natin na category is dengue without warning signs, yung manifestations po natin. Usually includes fever, minsan nagsusuka sila, minsan may mga joint pains at rash. Yung second naman is dengue with warning signs. So, ano po yung warning signs natin? It would include na sumasakit yung chan, persistent na yun yung vomiting, merong signs of bleeding, minsan may nosebleed or nagsusuka ng blood or minsan yung poops nila or yung lumalabas sa kanila is color black or color red din. Siyempre, minsan parang nalihina talaga yung bata, especially for those with warning signs. So again, if merong warning signs yung anak nila, they should bring them to the hospital. At lastly, yung last is a severe dengue. Yung severe dengue na mas composed of number one, severe plasma leakage. Yung manifestations dyan, yung tubig pwede pupunta sa lung, sa heart, even sa abdomen. Number two is severe bleeding. Like yung sinabi ko, nagvomit sila ng blood. And minsan, yung stool nila, naging black na yung kulay. That's also a sign of bleeding. At number three, severe organ impairment or may signs of heart failure, liver failure, at even kidney failures, especially if severe na po yung dengue. Bawat taon, Dok, tumataas ang dengue, ang cases ng dengue dito sa ating bansa. Kumusta naman po ngayon ang cases ng dengue so far? So, what I can provide lang po is what the Department of Health has given us. So, as of June 1 po, meron na po tayong 70,498 cases of dengue. At yung cases na yon ay merong 197 deaths or siguro around 0.28% lang na case fatality rate. So if we base on that data, more or less yung survival rate mataas naman, around 99.7%. So most of the patients na natin with dengue or most of the children natin with dengue survive naman po. Dok, paano naman po ang treatment
sa mga dengue patients? So, in terms of treatment po, kasi wala naman po tayong antiviral or antibiotics na binibigay for dengue. Yung treatment na nag-afford dengue is supportive at pag-monitor po ng complications. So, again, depending sa 70, sinabi ko kanina, kapag dengue without warning signs naman po sila, usually oral fluid replacement at monitoring ng fever, magsusuffice na yan. So, no need to admit yung patient. Kapag meron warning signs, most of the time, oral fluid replacement pa din, magbibigay ng antipyretics if merong lagnat, at syempre, pag-monitor ng anak nila for progression ng symptoms. Most of the time, hindi naman kailangan i-admit, but if malayong lugar nila or masama talaga yung pakiramdam ng anak nila, you should really bring to the hospital. At kung severe dengue naman, yung sinabi ko kanina, ayun, talaga, dalhin nyo talaga sa hospital kasi masama na talaga yung complications niya. Doc, meron po bang mga home remedies na pwedeng gawin para maiwasan ang dengue? So, thank you po. So, for the home remedies, yun po rin yung in-advocate ng Department of Health and for our site, the Philippine Pediatric Society and the Infectious Disease Society of the Philippines, yung 5S policy pa rin contra dengue. So, again, number one, search and destroy, especially sa mga lugar na maraming lamok, stagnant water. Seek up yung mag-early consultation. Kapag if may manifestations na ng warning signs yung anak nila, magpa-check up po talaga sa doktor yung mga magulang. Self-protection measures like yun, long pants, long dresses, at mosquito repellents, they can also help on decreasing dengue. Siyempre yung mga fogging kapag meron outbreaks lot. At siyempre, always inform yung parents to always hydrate their child, especially kung nalalagnat, drink plenty of water, kasi most of the time, supportive naman talaga yung management of dengue at hindi naman sila kailangan i-admit po. Well, Doc, maraming salamat po sa mga binahagi po ninyo sa aming mga impormasyon patungkol po sa dengue. Thank you very much, Doc Elmer. Thank you po, Ma'am Diane.